Igan, may summer plans na ba kayo? Paalala ng pulisya, magdoble ingat sa tinatawag na vacation scam na hindi lang po turista ang natatangay ng pera, kundi pati ang mismong mga negosyante. Saksi, si June Veneracion. Unang araw ng Marso, tag-init is waving. Kaya may mga nagsisimula na rin magplano ng mga lakad at bakasyon. Beach! Malamig na lugar, like Baguio. Pero huwag masyadong magpadala sa sobrang excitement. Dahil sa ganitong panahon din, naghahanap ng mabibiktima ang tinatawag ng PNP na vacation scam. Ito yung modus na mag-aalok sa inyo ng bakasyon, pero maglalahong parang bula kapag nabigyan ng down payment. Mag-ingat po tayo na hindi po lahat ng nag-o-offer po ng cheaper price ay totoo po ito. At hindi lang mga nagbabakasyon ang pwedeng mabiktima, pati mga may negosyo. Gaya ng may-ari ng resort sa Pagudpod, Ilocos Norte na si Elnor Tagle. Biktima raw siya ng nagkunwaring bakasyonista na napaniwala siyang nakapag-down payment online ng 1,000 pesos para sa reservation. Bigla o manong nagpa-refund at pinagbigyan naman ni Elnor. Ang problema, wala pa ng down payment ang customer dahil hindi totoo ang screen grab ng online transaction na pinadala kay Elnor. Parang ano po kayo, guys? Parang hindi ko nakapag-isip na at that time. At naging talabak daw ang pangbibiktima mula nung magluwag sa pandemya. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula sa 39 na kaso noong 2021, lumobo ito sa 313 na kaso nitong nakaraang taon. Ito yung revenge travel eh. Isa sa nakikita natin na after the pandemic, nakikita natin na nasabik yung mga kababayan natin mag-travel. Ito yung sinamantala ng mga scammers. Ngayong malapit na ang panahon ng tag-init, inaasahan ng PNP na magtutuloy-tuloy pa ang operasyon ng mga nasa likod ng vacation scam. Kaya dapat daw mag-ingat ang publiko. Dahil ang realidad, mahirap daw habulin ng mga scammer na nagtatago sa likod ng mga peking social media account. Payo ng PNP, mag-check sa mga listed travel agency. Huwag agad maniwala at ipagtanong muna ang mga katransaksyon. Pwede rin daw magpatulong sa mga pulis para sa verification. Natatakot kami, kaya hindi bigla-bigla kami nag-o-online din. Gawa nang baka kami ma-scam. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, ang inyong saksi. Masasabi po mga kapuso, isang supot na may lamang mga parte ng katawan ng tao ang iniwan sa harap ng tanggapan ng NDI sa Bacolod City. Nakasilid sa plastic sa loob ng isang paper bag ang isang kamay, paa at pares ng tenga. Nakasulat naman sa isang papel ang mensaheng protector daw ng drug lord ang isang ahente ng NDI. Pero ayon sa NDI Bacolod, may magandang performance sa trabaho ang tinutukoy sa mensahe. Nag-iimbestiga na ang pulisya kung kanino ang mga parte ng katawan. Naalam naman ng NDI kung may kaugnayan dito ang tinututukan nilang operasyon kontra illegal gambling at isabong sa Negros Occidental. Hindi pa tapos ang El Nino at posibleng tumindi pa ayon sa PAGASA. Pati ang inaasahang pag-ulan, posible raw maantala sa ilang lugar. Paano na ang alokasyon ng tubig mula sa mga dam? Saksi, sina Sandra Ginaldo at Ivan Mayrina. Sa loob ng 2 o 3 linggo, inaasahang matatapos ang amihan. Dito na raw inaasahang papalo na hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ibang mga lalawigan ayon sa PAGASA. May mga areas na na-predict natin could be as high as 40, lalo na dito sa mga areas na may Cagayan Valley region. So mga by April or May makikita natin. Kasabay niya ng pagtindi pa ng epekto ng El Nino, bagamat papahupa ng temperatura sa dagat Pasipiko. Hanggang 3 buwan pa daw mararamdaman ang epekto ng El Nino. Historically, lagi pong may lag effect ang El Nino sa atin. So ibig sabihin, although pababa na yung El Nino at nagkaroon tayo ng strong mature El Nino, ngayon pa lang natin mararanasan yung posible magiging impact nitong strong and mature El Nino dito sa pagsisimula ng Marso. Pero ngayon pa lang matindi na ang epekto ng El Nino. Sa Bulalakaw, Oriental, Mindoro na nauna nagdeklara ng state of calamity, nasa 60 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura mula sa mga taniman ng palay at sibuyas ayon sa Municipal Agriculture Office. As early as first week ng December, nagsisimula na bumitak ang lupa, although basa pa rin. Mm-hmm. Hanggang sa lumaki, ayun talagang pwede mong isasok yung kamay mo, talagang sit sa butas, ganun kalaki ang bitak sa palayan.
yung major two major river namin, yung Cabilla River at Mauhaw River, are parehas na silang tuyo. As in tuyo, sir? Literal, walang tubig yung ilog? Yes, sir. You can walk on your rubber shoes without getting dirty. Inaasahang sa Mayo, magsisimula ang pag-ulan, pero sabi ng PAGASA, posibleng maantala ito sa ilang lugar. Malaking tulong pa naman ang ulan sa mga dam na ang ilan ay bumaba ang level ng tubig kumpara kahapon. Ang Angat Dam, halimbawa, mababa sa normal na level ang tubig bagamat hindi pa naman umaabot sa kritikal. 90% pa naman ang tubig sa Metro Manila galing dito. At ang alokasyon ng tubig mula dyan para sa mga tubig gripo ng Metro Manila, posibleng bawasan sa Abril. Pero paglilinaw ng Department of Environment and Natural Resources or DNR, ibabalik lang ito sa normal na alokasyon. For April, baka ang allocation natin ay 50 pa rin, 50 CMS pa rin, or yung may extra 2 cubic meters per second. Pero kung walang ulan na dumating ng April, ay babalik lang doon sa regular allocation na. Pero kung wala pa rin ulan sa Mayo, posible raw na ibaba pa ang allocation ng Metro Manila sa 46 CMS. Inaasahan din daw ang pagdating naman ng La Niña. Kung mukhang talaga huli lang yung pagtama ng El Niño sa atin, baka i-reduce natin yan. At ginagawa natin to para hindi tayo ma-problema moving forward sa June at sa July. But there are cases of El Niño in the past or in the Philippines wherein nag-neutral condition na pero yung drought condition continued for the next 3 months. Pinaghandaan na raw ng Manila Water at Maynilad ang epekto ng El Niño nung nakaraang taon pa, katuwang ang MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System. We've already start operating other facilities, water treatment plants that are sourcing water aside from Angat. Patuloy pa rin naman ng pag-operate natin ng ilang mga deep wells. Meron din tayong ilang operational strategies na ginagawa, and of course yung aggressive na leak repairs. But 46 CMS medyo mabigat po para sa amin para ma-maintain itong normal na service level. Kung kailanganin talaga magkaroon ng service interruption sa mga customers, gagawin naman namin ito during night time. Matatanda ang hiniling ng MWSS sa NWRB na panatilihin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Kailangan niyang timbangin ng husto ng NWRB lalo't nagsusupply din sila ng tubig sa mga magsasaka. Ang irigasyon ng mga sakahan sa Bulacan at Pampanga galing din sa Angat Dam. Full allocation pa rin tayo sa ating farmers for the month of March and April and even May. Kaya lang, pagka umabot sa to a certain level ng Angat water level, 180, kailangan talaga i-prioritize yung domestic use. Sa tingin ko, wala rin tayo magiging problema sa patubig sa mga farms hanggang mag-harvest sila ng May. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Ivan Merina, ang inyong saksi. Nangamatay ang mga isda sa Lake Cebu sa South Cotabato. Ayon sa Municipal Lake Warden, hinatay 1,000 kilo ng tilapia ang apektado ng fish kill sa barangay Siluton. Dahil dito, napilitan po ang mga negosyante na mag-emergency harvest at ibenta sa mas murang halaga ang mga isda para may maisalba pa sa kanilang kita. Ang lokal na pamahalaan magbibigay ng tulong sa mga apektadong negosyante habang inaalam pa ang kabuang halaga ng danyos. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.